Okay, so bago tayo mag-umpisa sa lesson natin na to, okay, kailangan ma-check muna natin kung tama yung tono ng ating gitara. Okay. So bawat string, meron kaakibat yan na letter notes o sinasabi nila na tunog. Okay? Umpisahan natin dito sa number 6. Okay? Ganyan nabanggit ko din sa unang sa lesson natin previously, anong ako nag-aaral ng gitara, nakagrupo ang bawat strings. Okay, just like here. So string number 1, number 1, number 2, number 3. Yan ay madalas na tinatawag nila na lead. Okay? Sa noong time namin, we call it lead part. And then itong 4, 5, 6 are the bass strings. So, now, okay? Titingnan natin muna ang tune ng bawat string. Okay? Start tayo with the number 6. So, most likely, mas madali na unahin natin muna ang number 6, pababa tayo. Okay. Wala dito sa taas, pababa. Okay. So, sa pag-tune pala, sa pag-pihit, pag pinihit mo siya ng counterclockwise, tataas. Counterclockwise, against sa ikot ng relo. Kapag clockwise, nakasunod sa ikot ng relo, pababa ang tune po mo. By the way, dito sa taas lang yun. Applicable lang yan dito sa 6, 6 string, sa 5th or sa 5 string and then sa 4th. Okay, let's see. Number 6 string, ito ang dapat na tune na. It should be E ang lumabas. So, lumabas yan is D. Tune natin. Dahan-dahan lang, unti-unti lang. Okay. So, dito natin ang E. Now, we will proceed to the 5th string. Should be letter A yung lumabas dyan. So, madalas na tawag nyo nito kasi na A string. Kaya dapat letter A yung lumabas sa notes. Okay. Let's see again. So, 6th string is should be E. And 5th string ay A. Next is 4th string, should be D. Okay, now, dito naman tayo sa lead parts ng guitar. Okay, dito sa pinaka, sa mga pinong strings sa baba. Or yung hindi coated na strings. Pero sa gitara mo ito, coated na rin yung number 3. Pero madalas ang mga nabibili natin yung strings ay hindi coated yung number 3. Okay? So proceed tayo sa number 3. Tinatawag din ito na G string. Kaya dapat ang tono ay G. So gaya ng pagpipihit ko, nasa F siya. So pipihitin ko siya ng clockwise para tumaas ang tunog. Next, dito naman tayo sa pangalawang string. Okay? So, dito naman sa string nito, sa second string, madalas sinatawag nyo ito na D string. Second string, string number 2 or D string. So, dapat ang lumabas ito ay D notes. And lastly, dito na tayo sa first string. So, first string, string number 1 or E string. So, dapat ang lumabas dyan ay E. Okay. So, napansin nyo kanina, dito sa number 6 is E string. Dapat dito sa baba is
i-string din. E din ang lumabas. Okay, let's see. So, nasa D siya, dapat mag ipilitin mo siya pataas. Magigreen yan. Yung tuner ko magigreen kapag nakatona na. So, there you have it. Natutunan natin kung para ito yung gitara natin. You can also download a guitar tuner in your Android phone para mas madali sa iyo ang pag-tutono din. Okay? By the way, mag-upload din ako ng video kung paano mag-tono without using a tuner. So, abangan ninyo yung video na yun. Let's proceed to dun sa una natin. Una kong pinapagawa kapag nagtuturo ako ng lesson sa mga estudyante ko. Unang lesson is paano mo i-stretch ang daliri mo. Or stretching muna tayo kung paano mo. Basically, ito yung pinaka madalas kong ginagawa kapag bago ako mag-umpisa hanggang ngayon na bihasa lang sa gitara or binabalikan ko pa rin yung stretching na ito. So, sa pag-aaral ng gitara, kailangan alam mo rin yung number ng daliri mo. So, ito yung tatawag natin na first, yung una, yung hintuturo, natawag natin na number one finger. First finger, finger number one. Yung middle finger is finger number two. Finger number three is your ring finger at itong himliliit na tatawag nila sa Tagalog ay for finger number four. At meron din, nakalagay din madalas kapag nag-aaral sila ng gitara, ito yung nililabel na letter T or thumb. Okay. So, hindi natin pwede isang tabi yan kasi minsan nagagamit din sa pagtugtog ng gitara o pagtugtog ng strings. Okay? Ulitin ko lang. One, first string, two, three, four, and thumb. Okay, so let's move on to the stretching. Stretching ng daliri. Okay, unang-una na gagawin natin, i-stretch mo natin yung daliri natin. Okay? Ang una natin i-stretch dito ay yung middle finger natin. Finger number 1 and finger number 2. Ipitin mo lang siya dito sa likod ng fretboard or neck. Tinatawag din natin dito, itong buong ito na neck ng guitar. Okay? Ipitin mo lang siya dito. And then, parang ginupit mo lang. Okay? Try as much as possible na itong pagitan, itong ganito, ay dumikit dito sa likod. Okay? Pilitin mo. Gano'ng makala? Pilitin yung gitara mo, pilitin mo na i-stretch yan. Okay? So, hit mo lang siya. At kung kayang i-diin nitong dalawang daliri mo ito, yung first, yung number 6 string sa kanyang first string, go ahead. Yung tipong maaabot niya. Ganun din ang gagawin natin sa middle finger natin between middle finger natin at sa kanyang ring finger natin. Okay? By the way, sa pag-i-stretch ng kamay, pag ginagawa ito, gawin lang natin yung pinaka-basic na counting. Yung 16 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ganun din ang gagawin natin ulit dito sa ring finger at saka hinilit natin. Okay? Here. Go. Just count. 16, just do the 16 counts. Okay. Ulit-ulitin mo lang yung gawin until such time na medyo pakiramdam nyo is medyo relaxing na ang pag-press sa'yo ng kahit ulit-ulitin mo ay hindi na masakit. Next thing, yung ginagawa ko after gawin yung unang stretching na yun is something na as simple as parang larong bata. Close, open, close, open. Simple as that. Parang yung mga joints ng daliri mo, something na medyo relax. Pero huwag masyadong pressure. Just simple as doing the close open. Pwede mo rin gawin yan sa fingers mo. Sabay. Kasi sometimes, may mga lessons yung time na gagamitin natin na kanang kamay natin. Okay. Okay. Ang susunod lang natin na i-exercise ngayon ay yung ating kanang kamay. Okay. So of course, sa exercise na ito, kakailangan na natin gamitin itong guitar pick. Okay. Paano nga ba hawakan ang pick? By the way, ganito pala itsura ng pick. Yan. So, itong pick nitong dulo nito ay dapat nakaharap dito sa pinakailalim ng thumb mo. Itong kanang kamay,
yan, dapat naka-position siya o ganyan. Ayan. So, andito yung tip ng tip. And then, igagrab mo lang siya, just like this. Okay. At kapag hinarap mo siya, kapag hinarap mo siya sa kitay mo, something, itong dulo nito ay dapat nakaharap sa'yo. Okay? So, ganito ang paghawak ng tip. Papakita ko sa inyo yung detail na tura ng kamay ko pag humawak ka ng tip. Okay? Beside this. Okay? And then, dito. Okay? So, ganyan kayo nahawakan ng tip. I-exercise naman natin yung ating kanang kamay sa pag-hit or pag-strike ng strings. Okay, let's do this. Okay, yung dulo ng pick na to, yung dulo ng pick na ito, yun ang i-pick, yun ang itatouch mo or i-hit mo doon sa wabi strings. Okay, let's do this. Isa-isang strings lang muna. Okay. And then, hit mo ulit yung next strings, 4 counts. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, next string. 2. By the way, kapag ginawa mo itong pag-exercise, make sure na ang gesture ng kamay ng braso mo is like this. Make sure na ang gesture ng braso mo ay hindi masyadong, pero kaya ang sinabi ko dun sa unang lesson ko, kailangan ang size ng gitara mo ay practical lang sa size ng katawan mo para hindi masyadong mahirap sa'yo. Kasi may mga estudyante ako na minsan pag nag-play sila ng gitara, kaganyan sila. It's because of the size of the guitar. Kaya mahalaga rin i-consider sa pag-aaral ng gitara yung size na gagamitin. Okay? So, make sure na ang braso mo parang gumitin at least something na relax lang siya dito. And then, yan. Kapag ipinatok yung braso ko, elbow, here, ganyan siya. Okay? Isa ko yan. So, relax lang siya. And then, itong pick mo ay nakatapat dito sa mismong sound hole. And then hit the strings na. 4 counts. 2, 3. Puro down stroke lang muna. Puro down lang muna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, we will now proceed to the pag-press naman ng strings. Okay? Of course, kailangan alam mo kung paano mo i-position yung kamay mo dito sa gitara. Okay? So, sa scene na ito, makikita ninyo kung ano ang itsura ng kamay ko sa gitara, dito sa head, at dito sa mismong neck. Okay? Para makita ninyo mabuti ano yung itsura niya dito. Okay? Let's see. So, gamitin na muna natin ang forefinger natin. Mag-focus muna tayo sa unang daliri natin. Okay? Just like this. Okay? Make sure na pag hinawakan mo ang gitara mo, something na relax lang. Okay? So, position mo ang daliri mo. Umpisa natin dito sa 6th string. Okay? Just like here. Okay? Position mo sa 1st fret ang iyong daliri. Tapos, dapat itong dulo ng daliri mong ito, dapat eto siya. Position siya dito sa first fret. Okay. And then yung thumb, kung papansin mo, position niya, nakaganito lang. Or, para mas mag, kung medyo mahirap sa'yo, pwede, i-encourage ko rin yung students ko na ang ginagawa nila is something na like this. Okay? Makadiin. Pero make sure na hindi nahahawakan o pwede rin madikitan ng konti yung string na nasa ibaba. Basta make sure
na ang daliri mo, yung dulo ng daliri mo nakapress at hindi nakaganyan. Set this. So, now, gamitin natin, gamit ang kanang kamay natin. Hit natin. At tingnan natin kung tutunog. So, dapat tumunog yan. Okay. Kung hindi yan tumunog, ibig sabihin, there's something wrong. O kulang pa sa, kulang sa diin ang daliri mo. Okay? So, focus na muna tayo sa first fret. Okay. So, makikita niyo dyan yung detail ng daliri ko. Yung thumb. Okay. Pwede na. Pwede nakapipit na ganyan. O pwede rin na ganyan. Depende sa iyo. Ganyan. Okay? Next, gawin din ang gagawin mo sa fifth string. Sa fourth string. Still nakapokus tayo sa fourth. First fret. Pwede mo rin siyang gawin sa second fret. Okay. So, right now, papakita ko sa inyo itsura ng daliri ko. Kung saan na-position yung strings kapag pinipress ko ang kwerda sa gitara. Mag-iwan yan ng marka. At tingnan mo rin, kakaroon tayo ng checking kung tama ba, parehas ba tayo ng position ng daliri. So, makikita dito kung anong sa yung markings. Yan, siya. Nagmarka ng strings. Most likely, makikita mo, nasa dulo siya ng daliri ko. At wala siya sa dito. Dito siya. So, ibig sabihin, kapag parehas tayo ng pahawan, nasa tama ang posisyon ng daliri mo. So, focus lang muna dito sa pag-press ng strings. Pwede mong gawin dito sa second fret, gawin mo sa third fret, fourth fret. Ganun din ang gawin mo dito sa middle finger, sa ring finger, at saka sa pagkakas ng lipa. Okay? Arali mo muna na i-press ang strings. Kailangan tumutunog. Then, itong ring finger. Then, itong ring finger. So, kaganyan ka na. Hindi ka nakaganyan, ha? Kaganyan ka. Okay? Para make sure. Pwede rin mahawakan ng daliri mo. Pag i-prenes mo itong string gamit ang fourth finger mo, kailangan, pwede nakaganyan din. Hindi nakaganyan para mas maganda. Mas makondisyon na rin itong daliri mo na lahat sila nag-work on. Next lesson, or next na niya pamamaraan ko o tinuturo ko sa unang lesson ko ay paano mag-press ng gitara gamit ang lahat ng daliri mo kung saan nakapress siya. Unang-una mo i-consider ito, dapat matutunan ng nasabay-sabay ng daliri mo yung mag-press ng string. Okay? So sa lesson na ito, makikita mo, i-assign ko ang bawat daliri 1, 2, 3, 4 sa fret na fret 1, 2, 3, and 4. Okay. So, of course, si first finger naka-assign siya sa 4th first fret. Okay. So, i-press mo na siya dyan. Next, i-press ko na siya dyan. Next is itong middle finger. Ayan. Kung mapapansin ninyo, yung thumb ko, hindi siya nagbago ng ayos nung prenes ko ang second stabis. Okay. Yan. Hindi gumalaw ang thumb ko. Okay. By the way pala, kapag nag-alag ng gitara, hindi nakaganyan. Make sure, check yung gesture mo. Hindi rin nakaganyan. Relax lang siya. Okay. So, as simple as, makikita mo sa daliri ko na pag-prenes ko ay walang, hindi kumagalaw ang thumb ko. Nasa position lang siya. Next, hindi gagalaw. Still, dapat nakapix pa rin yung thumb. And then, si third finger naka-assign siya sa 5-3rd fret. And then, si fourth finger naka-assign siya kay 4th fret. Okay.
Okay, let's see. Patunugin natin isa-isa. First fret and first finger. Finger number 2, second fret. Third finger, third fret. Fourth finger, fourth fret. Okay. Book tayo sa fifth string naman. Ganun pa rin. Without moving your thumb. Without moving your thumb. Okay. Gawin mo rin sa fourth string. By the way, sa pag-play ko ng string, gawin mo muna siya na downwards lang muna. Puro pababa lang muna ang pag-hit mo sa gamit ang beat mo. Okay, again, let's see. I will show you. Downwards lang muna. Again, okay, the same. Ulitin ko lang ulit, pakita ko sa inyo, na ang coordination ng kanang kamay ko at ng kaliwang kamay ko ay dapat parehas. Okay? Here. Kapag ginagawa mo ang exercise na ito, hindi kailangan mabilis. Bisa mo lang muna sa mabagal. Hanggang papabilis ka ng papabilis. Okay? So, gawin mo ito ng paulit-ulit hanggang sa masanay na at makondisyon na rin ang daliri mo sa pagtiga ng mga strings. So, hanggang dito lang muna ang lessons natin. And don't forget to subscribe and ring the notification bell para ma-update ka sa mga susunod na lesson natin. Good luck everyone and advice lang, gawin ng dahan-dahan, gawin ng unti-unti, at of course, ilagay sa puso ang pagtutong ng gitara. Good luck everyone, and iwan ko sa inyo kung paano ang lesson na ito in a different speed. Thank you.